My event, okay? So my name is Seller Salazar. I started doing business when I was 16 years old. Okay? Wow. Imagine, a 16 years old, nagbi-business na. Ngayon, pag tinatanong nyo, sa isip nyo kung anong taon na ako right now, I'm only 20 years old. Alright? I'm only 20 years old, pero I'm the youngest staff earner po ng company. Wow! Yeah. So, palakpakan nyo naman. So, as in, hindi the first time lang ako nakita. Kaya mag-alala, first time ka lang rin kayo. Okay? So, ayan, dami nyo, no? Kasi first time kong malaglag sa training na ano eh, puno eh. Okay? So right now, before we start, share ko muna that training is very important. 4F. No? 4F. Important. Okay? Training is very important, no? Kasi training, lalo na sa business natin, is the lifeblood ng business natin. Wherein, parang ganito, pag ikaw ba isang soldier, pwede ka bang sumabak sa gera nang hindi ka nag-training? Hindi. Hindi, tama? Simple lang. Pag ikaw sumabak sa gera, walang training, baka pag nagkakaputuhan na, magkaihihan na. Tama? Sabihin mo nga sa tabi mo, friend? Friend! Tama. T-O-M mo, no? Tama. Okay, so, ayan. So, nga pala, ang topic natin for today is 10 basic steps to start your ideal business. So, sino dito mga naka-attend ng training 1? Training 2. So, training 3 ito. Okay? So, sino dito yung mga first time sa training 3? Okay? Dami nyo. Okay? So, syempre, start tayo. First, know your business. Alamin mo, what is multi-level marketing, not just the ideal, ah. Kasi alam mo na yan, yan yung inattendan mo sa IBB, eh. Yan yung presentation, eh. So, know what is multi-level marketing, okay? So, before you research, kasi wag ka ngayon mag-research, mag-training tayo, okay? So, before you study about the business, nga pala, sabi kasi, according to study worldwide, meron daw, ang breakdown natin, okay? Ang breakdown natin, merong tinatawag na frontal cortex wherein meron daw itong tinatawag na mirror neurons. Ba't ko ba sinasabi ito, no? Kala ko ang networking, ano, invite lang, no? May mga ganyan-ganyan pa pala. Simple lang po, tuloy ko na rin, no? Para at least may knowledge kayo. How I think, what are my principles about this business, okay? Yung mirror neurons na yan, ba't ko sinasabi? Kasi simple lang. Ikaw, kaya ako nagre-training ngayon. Kasi gusto mo matuto, tama ba? Yes! So ikaw, yung mirror neurons mo, you have to develop that. Kasi ang brain daw natin, nagre-create yan yung ng bagong wirings sa brain natin. Pag may, meron mang isang bagay na gustong matutunan. Okay? Kasi baka isipin mo, yung mga top earners yata dyan, linya na yata nila yan eh. Yung mga nagiging top earners yata dyan, yan yung mga magagaling na talaga eh. Tama? Baka isipin mo yon. Pero simple lang guys. Before maging magaling ang isang tao, naging beginner din yan. Tama. Every master was once a beginner. Okay? Lahat kami, lahat ng kumikita, nag-aaral din yan sila. Ibig sabihin ako po personally, nakaupo rin ako dyan dati. Okay? So, tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, mag-aral ka? Mag-aral ka. Okay. Ayan. Sa networking, ah. Okay, baka yung mga iba dyan, mag-aral ulit, eh, no? Kahit tapos na kayo, okay? So, now, what is multi-level marketing? Sabi dito, it's a marketing system that is used to promote a product by dividing the profit among distributors. So, English, no? Nag-alugin natin. May joke lang. Network marketing is a system, isa daw siyang sistema para mag-promote ng isang produkto, ng isang kumpanya. Kasi baka mamaya, bakit mo ba kailangan malaman kung ano yung negosyo mo? Kasi baka mamaya kapag tinanong ka ng prospect mo, ano bang networking? Ang sasagot mo? Recruit. Grabe ka. Tama? Mali, di ba? You have to know. Kasi kapag hindi mo alam, paano sagutin, what is network marketing? Wait lang. Paano nagulat kayo? Alam nyo ba ano network marketing yung pinasok nyo?
Yes. Okay. At least malinaw tayo, di ba? Kasi yung mga mukha niyo. Okay. So, dapat alam mo paano ba sagutin yung network marketing. I mean, what is network marketing? Kasi, pag ikaw nakaharap ng mga professionals, or lalo na mga pilosopo, okay? What is network marketing? Di mo alam paano sagutin. Sabihin mo lang, recruit, recruit. Pag naka-recruit ka, recruit. Di ba? Alam mo, di ba? So, no, that pag tinanong ka, it is a system to promote a product using word of mouth and doorstep. Malinaw ba tayo doon? Yes. Okay? So, next, you must have a sense of ownership. Ano ibig sabihin dito? Ibig sabihin, sinong bago pa lang, 1 week? Ma'am, anong name mo? Ay, si ma'am po. Si ma'am na taksalamin. Arlene. Palakpakan naman si Ma'am Arlene. So, si Ma'am Arlene bago pa lang, tama? Yes. Siyempre, bago pa lang siya. Ma'am, you have to know that okay? So, bigyan ko kayo ng sample. Merong ang kwento dyan eh. Merong isang Chinese. Sabihin mo Chinese. Chinese. Sabi ng yung Chinese, nasa hospital bed na po siya. Okay? Matandang Chinese yun. So, wait lang. Ayan. So, nasa hospital bed siya. Malapit na po siyang kunin ni Lord. And then, syempre, malapit na siyang kunin ni Lord. Hinahanap niya yung mga mahal niya sa buhay. Sabi niya, nasaan ang aking mga asawa? Tapos yung asawa sumagot. Okay? Asawa, nandito lang ako sa iyong tabi. Okay? So, sumunod, sinalap niya anak niya. Nasaan ang aking anak? Si Junior. Tama? Si Junior lumapit. Pa, nandito lang ako sa iyong tabi. Okay? Ngayon, inanap niya yung batang babae na anak niya. Nasaan na si Nene? Pa, nandito lang ako sa iyong tabi. Okay? Medyo malamping eh, bata. Tapos, hinanap niya, Nene lang tawag niya, pero may anak na rin yun, kasi may apo na yun. Hinanap niya yung apo niya, nasaan na yung mga apo ko? Sabi ng mga apo, lo, nandito lang kami sa iyong tabi. Tapos yung mamamatay na Chinese, biglang bumangon. Sabi, ha? Nandito kayo lahat sa aking tabi? Sino magbabantay ng negosyo ko? Tama? Ibig sabihin, kaya pala successful most of the Chinese. Hindi ko naman nila lahat. Kasi kahit hindi ka Chinese, kaya magiging successful. Tama. What I'm saying is, you must have a sense of ownership. Kasi ganun siya kamamitin din. Ito ba yung lahat sa aking tabi? Sino magbabantay? Tama, pamamatay yun at lahat, di ba? Negosyo pa. So, ayun siya. Ngayon, yun, bakit? Kasi nga, bakit? Kasi, how you value your business determines its success. That's why yung iba dito, depende kasi kung paano mo vina-value yan eh. If you think that this business is only small-time business, okay? If you think that this business is owned by the board of directors only, yung hataw mo, or yung effort mo na ibibigay mo dito sa negosyo, ito is mababa. Kaya nga nung laging sinasabi sa akin ni mentor eh, Director Gerald Bautista, okay, no, ma'am, ikaw na sample ko ngayon. What's your name? Lilibet. Si ma'am Lilibet. For example, ma'am, ikaw, nag-work ka sa isang business. Okay? Nag-work ka sa isang business, tapos isang araw may tumawag sa'yo. Nag-work ka, ma'am, ha? Malina ba tayo doon? Nag-work ka, may tumawag sa'yo, nasusunog daw yung pwesto nyo. Tanong, puntahan mo. Why? Siyempre, negosyo kayo. Okay? Pero technically, yung commitment mo para puntahan yung nasusunog na business na pinagtatrabahuan mo, technically, hindi mo pupuntahan. Bakit? Hindi naman sa'yo yun eh. Tama. Pero what if
ma'am, ikaw may-ari, nasunog yung pwesto mo. Puntahan mo. Kahit hating gabi na, puntahan mo? Yes. Yes. Bakit? Sa'yo eh. Tama? So dapat, you must have a sense of ownership. That's how you value your business. Okay? Next, number two. Build your network. Build your network. How are you going to build your network? Mabibuild mo yan, guys, by inviting potential dealers under your team. Okay? Building network is like building a building. Medyo weird pakinggan, pero ganun talaga yun, building a building. Okay? So when you're building a building, nakikita ba guys? Kasama dyan yung pag-build ng foundation, tama ba? Yes. You see, foundation, yan yung mga bagay na hindi agad nakikita. When you're building a building, okay? For example, yung mga construction dito, pag naghuhukay ba sila, pinapakita talaga nila. Di ba normally may mga bako doon na, okay? So hindi nila pinapakita yun. That's why, that's the reason, ikaw, pag nagsisimula ka, baka isipin mo, bakit di pa ako kumikita? Tama? Bakit wala pang kita? Simple lang sagot doon, you're building your foundation. Sabihin mo sa katabi mo, foundation. Foundation. Yeah, okay? So simple lang. Pag yung foundation mo kasi guys, ganito lang kababaw, yung building mo, ganito kataas. Ano mangyayari? Babagsak. Ganun din sa negosyo natin, it's very important ng foundation. Kahit nga sa mga babae, tanongin nyo sila, mas maganda mag-foundation muna bago mag-makeup. Ipasok mo ba yun? Paano manalaman yun? Kidding aside, okay? Now, kailangan mas malalim yung foundation mo. Or, kung gano'ng malalim yung foundation mo, dapat, ganun rin kalakat. Kung gano'ng kataas yung goal mo, nakita yun, ganun kalalim yung foundation mo. That's why, okay lang, nasa simula, hindi ka mo nakikita. Tama? You have to be patient. Patient. Okay? You have to be patient. Bakit? Kasi nga, nagbibuild ka pa lang ng foundation eh. Pwede pa mangyari na ikaw, bago ka pa lang, ang galing mo na agad? Hindi. Tama? Lahat na kinakausap mo, napapasali mo na. Okay? It's normal na sa simula, hindi pa lahat mapapasali. Bakit? Hindi ka pa kapanipaniwala pakinggan eh. Diba? Utal-utal ka pa. Tama ba yun? Yes. Simple lang guys. Matakot ka. Kapag kahit di ka magaling, lahat sumasali. Oo. Matakot ka kapag kahit utal-utal ka, kinakabahan ka. Lahat 7 accounts. Naku. Baka malapit ka ng kunin. Okay? Simple lang. It's normal. Okay? It's normal kasi ikaw nagbibuild pa ng foundation. Kaya kapag tinanong ka yung mga nag-aabang sa'yo, yung mga nag-aabang sa'yo ng mga prospects mo, mga kaibigan mo, nag-aabang ng mga resulta, pag tinanong ka magkano nakita mo, sabihin mo sa kanya, foundation. Okay? Ayun siya. Ngayon, how are you going to build your network? Sige, okay? Kasi hindi niya naiintindihan eh, tama? So right now, how are you going to build your foundation, your network foundation na tuloy, no? Simply by inviting. Alright? Pag ikaw gusto mo mag-build ng network mo, kailangan mo mag-invite. Tama. Sino ba dito yung mga napasali lang or nagka-interest dahil load yung product? Wala? Si ma'am. Okay? Actually, ako rin before. Load kasi yung product eh. Kaya gusto ko. Okay, nag-i-discussion pa rin. Ah, okay. Ayan. So, now, sabi nga, parang ganito. Why do you have to build your network? Kasi, if you're familiar with Jollibee. Sino nga alam sa Jollibee? Kundi lang. Okay? Sa mga nakakalam po ng Jollibee, saan po ba sila mas yumaman? Sa pagbebenta ng manok sa pagpapa-franchise ng Jollibee. Franchise. Simple lang. Kaya kailangan mo mag-build ng network mo. Kasi sa negosyo natin, sa idea, okay? Kahit may pagbebenta ng load dyan, okay? Kumbaga sa Jollibee, yung load, yun yung chicken.
Eh, sa idea nga, kaya mo rin ipa-franchise yung ideas eh. Tama? Yes. Simple lang. Alam mo na, na sa pagpapa-franchise, yung mayaman or yumaman ang Jollibee. Bakit mag-focus ka sa pagbibenta naman? Tama ba yun? Yes. Guys, build your network. How are you going to build your network? Fit ideal with full-time attitude. Sino dito mga part-time? Taas kamay. Okay? Sa mga part-time po, it's okay na maging part-time. Basta full-time yung mindset mo. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, tama. Tama! Okay? Ngayon, bakit? Kasi yung iba po, full-time nga sila. Lagi naman sa kama. Full-time yung kama eh, tama? Guys, okay lang maging part-time kasi this kind of industry or this kind of business is designed para mag-part-time ka muna sa simula. Okay? Tama daw. Okay? Ayaw niya mag-part-time, gusto niya mag-full-time. No? Okay? So, sabi nga, in this business, sa simula, part-time ka muna, kaya kung mapapansin nyo eh, yung oras ng training natin, gantong oras. Kasi kung pang hindi ko design para sa part-timers sa nagsisimula, edi sana umaga pa lang bukas na. Just like the regular job. Tama? Yes! So, dapat ikaw habang part-time ka, have a full-time mindset. Have a full-time attitude. Okay? While doing ideal part-time, it is important that you have the right attitude. Nasa NDO yan, attitude. Okay? So, sa right attitude, guys, pag ikaw may right attitude, lamang ka na sa iba. Kasi attitude is very important nga eh. Simple lang. Minsan, mapapansin mo, ang tagal mo na. Pero merong bago. Lagi nakapagpasalit. Okay? Magtataka ka, bakit siya? Bago pa lang, ang dami napapasalit. Try mo tignan yung attitude. Kasi we're not talking about being sobrang banal dito ah. And I'm not promoting any religion. Okay? Ay, what I'm talking about right attitude is yung right attitude about the business. Paano ba, ano ba yung mga success principle? Okay? Ano ba yung mga success formula? Okay? Kasi you have to attend your trainings. One of the right attitudes is always attending trainings. Okay? Kasi simple lang. You have three things para i-consider to be a successful. Okay? Number one, right mindset. Right mindset plus skill set plus action equals success. So it's very important na ikaw may right attitude ka, right programming sa mind mo, right principle. Kasi marami tayong wrong mindsets about the kung paano tayo lumaki. Tama? Marami yan eh. Just like pag sinabi sa'yo ng magulang mo, anak, huwag ka na masyadong mag-ambisyon, mahirap lang tayo. Mali yun eh. Tama? Ay, mali yun. Tama? Ay. Guys, maraming wrong mindset. Like, yung mga masakit pa dyan, madalas maraming naniniwala sa sign. Pag in 1 month, di ako committed, quit na ako. Naniniwala sa sign? Tama, titignan yung palad, nakasulat M. Mahirap. Pwede mo naman isipin, mayaman. Tama? Iba, M, malas. Pwede mo naman isipin, maswerte. Tama? Wrong mindset. That's why you have to attend trainings. Kasi trainings will correct your mindsets. Kaya palakpan mo yung sarili mo kasi ikaw naka-attend ng training na yun. Okay? So, others fail in business because they try it small time. Okay? If you think that this business, ang nilabas mo lang, 3998. Effort mo, 3998. Dito na daw. Tama? Guys, if you think that yung nilabas mo is million, tingin mo ba? Yung ataw mo ngayon, ganun pa rin yung ataw mo.
Yung madodoble yun, madri-triple, kasi million nilabas ko. Di pwede hindi ko mabawi. Tama? Yes. Yes. Sabihin mo. Tama. Tama. Yan, okay. Parang gulat na gulat kayo lahat sa akin. Ngayon lang pa kayo nakakita ng view. Okay. Joke lang po. Pero kung pwede nyo rin seryoso eh. Okay. Now, having a big mindset and treating the idea as big as a big time business will give you better chance to reach your dreams. Bakit kailangan mo magkaroon ng big mindset? Bakit kailangan mo magkaroon ng right mindset? Bakit kailangan mo i-correct yung mindset mo? Kasi simple lang, sabi ko kanina, marami natin kinagawian. Daming pinaniwala sa atin. Just like yung programming sa atin na pag ikaw, magkaroon ka mabuti, gumawa ng magandang grade para pag-graduate mo, trabaho ka. Tama? Yes. Actually, nothing's wrong with working. Pero alam naman natin lahat na pag you stay sa pag-work, you will never be financially independent. Tama? Yes. Ayun siya. Ngayon, ikaw, you have to correct your mindset. Kasi, ito na lang. If you keep doing what you're always doing, you will always get what you always got. English. Tagalog, no? Kung lagi mong ginagawa, syempre, ang resulta, yung lagi mong resulta. Pero yung dalawa construction worker, nagpapakitaan sila ng spread or palaman ng sandwich nila kasi every break time sila lagi magkasama. Itong unang lalaki, tinignan niya, peanut butter, yung isa, ham and cheese. Social eh, no? Construction worker, ham and cheese. Tapos, second day, tinignan niya, peanut butter, yung isa, tinignan niya ulit, chicken sandwich. Wow. Social, no? Imagine. Third day, sinisilip na. Peanut butter pa rin. So, nagalit na, inis na. Sobrang inis. Tinapon yung peanut butter sandwich. Sabi nung isa, bro, bakit ka nagagalit? Kasi araw-araw na lang peanut butter eh. Sabi nung isa, bakit di mo sabihin sa asawa mo? Napalitan naman yung palaman mo. Sabi nung isang lalaki, huwag mo madamay-damay yung asawa ko ah. Ako gumagawa ng palaman ko. Grabe eh, no? Ibig sabihin pala, kung anong ginagawa mo lagi, ang resulta, yun din. Why do you expect na magbago ang resulta kung ginagawa mo? Parehas lang. Tama? Yes. Sige, tapagin mo katabi mo, sabihin mo, tama. Tama, sir. Ayun siya. May certain na okay? Ngayon, what's stopping you? Okay? Kamay daw. Hindi. Ano? Rejection. Normally, ang tao takot sa rejection. Okay? Pero I have to tell you that in this kind of business, marami talagang magsasabi sa'yo ng no. Agree ba kayo doon? Yes! Kasi this business is a rejection business. Okay? Kaya kapag ikaw, tinanong ka ng friend mo, ano yung business mo, sabihin mo rejection. Joke lang. Hindi mo talagang sabihin. May kusap ako, sinabi. Sir, sasabihin ko talaga yun. Hindi ko. What we're saying is, it is a rejection business kasi maraming rejection. Makareceive ka talaga ng maraming rejection. And okay lang, it's normal. Kasi yung iba kasi ang tingin nila sa rejection, failure eh. Ang tingin nila sa no, fails. Like, failure. Okay? Guys, rejections are one step closer to success. Lagi mong tatanda yun. Okay? Kasi when they say no, no means not now. Hindi ibig sabihin na nag-no yan ngayon, no na yan forever. Tama ba? Yes. Kasi I have a lot of leaders na tagal ko na silang nakausap, hindi ko na nga sila inaalala eh. Hindi ko na nga sila iniisip eh. Tapos, all of a sudden, tatawag, magcha-chat. Bro, magkano nga ulit tatlong account? Kasi,
No means not now. Okay? Malinaw ba tayo doon? Yes! Ayan. So, pag tinanong ka, anong business mo? Yes, bro. Ayun siya. Yung iba naman, ang problema kasi, they have fear factor. They have fear factor. Normally, takot. Kasama pa rin dyan, yung mga mindset na, baka hindi ako umaman. Baka hindi ko magawa yung negosyo. Feeling ko hindi ko kaya. Baka di ako magaling. Naman. Guys, what if yung fear factor mo, paltan mo ng faith factor. Tama ba yun? Ano ba ang faith? Ang faith, para sa akin, it's something na naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Parang yung utak mo, hindi mo nakikita pero naniniwala ka. You have faith na may utak ka. Tama? Yes! May utak pa tayo lahat? Yes! Okay, at least na-bias ko yung lahat, no? Guys, you have to build your faith factor. Number three. Ay, nawali yung number three, no? Yung iba kasi, lagi nag-iisip, what if? What if wala akong mapasali? What if wala akong ma-invite? What if hindi ako umaman? Tama? Pero guys, nasabihin ko sa inyo, yung what if mo, tawag dyan overthinking. You're just overthinking. Na yung what if mo, isip ka lang kasi ng isip eh. And no, pag isip ka ng isip, wala kang ginagawa. Imbis na humatawa, nag-iisip. Tama? Wala naman cheque sa isip eh. Surprise testing ko eh. 1 year before sumali. Tama? Kumita ba? 1 year na nag-isip? Wala. Wala. Guys, o sige, bigyan ko na lang kayo ng tip. If you're thinking, what if hindi kayo umaman, di baliktarin mo, balik mo sa sarili mo, what if umaman ka? Tama? Yes. What if di ako maka-invite? What if maka-invite ka? Tama? Yes. Kasi sometimes, ang kalaban natin, sarili natin. Hindi makipaglaban ka sa sarili mo. Tama ba? Yes. Sabi nga, Robert Kiyosaki, kilala ba? Yes. Yes. Yan. So, si Robert Kiyosaki, siya yung nagsabi that the richest people in the world look for and build networks. While everyone else look for work. Which is true. Tama? Kasi yes. Bakit ng general herd, general mentality ng mga tao. Just like yung sinabi ko kanina, yung go to school, get a good grade, and get a good job. Okay? Nga pala, the meaning of herd is yung general mindset ng society. If you're watching a National Geographic channel, meron dun yung mga wilder beast, thousands of wilder beast, mga buffalo, familiar ba kayo dun? Yung nagtatakuan sa isang direction. Yes. Tama? Yun yung exact definition ng herd. H-E-R-D. Herd mentality. Which is, normally, ang herd sa society natin, mag-work. Hanap na maganda trabaho. Tama? Guys, ang hindi nila alam, kahit mag-ibang direction ka, no? Kasi imagine mo, nagtatakbuhan 1,000 bupalo. Ikaw pa ganun. Ano sabihin sa'yo? Ay, kawawa. Tama? Rinig mo na ba yun sa mga mahal mo sa buhay? Yes. Nagpaluho. Tama? Sumali ka sa scam? Tama? Tama. Normally, ganun. Pero hindi nila alam, guys, network marketing, pag inisip mo, pyramiding, obsolete na yan. Paano obsolete? Luma. Bakit? 60 years na po, more than 60 years na ang network marketing sa buong mundo. Dati pa po iniisip na ang pyramiding, ay ang networking, pyramiding. Kasi if you're familiar with the ESBI quadrant, or yung cash flow quadrant, di ba normally yung right quadrant, ito yung rich man's quadrant. Yung left quadrant, ito yung poor man's quadrant. Normally, itong mga rich man, itong mga nasa right, is sila yung mga nakapag-enjoy ng buhay nila. Sila yung mga nakatikim ng sarap ng buhay, okay? Sila yung lagi nag-enjoy, okay?
Itong mga nasa left side naman, sila yung normally nagre-reklamo. Sila yung normally nagko-complain sa government. Sila yung normally nagwe-welga. Okay? Normally lang. Pero hindi ko nilalakad. Okay? Wherein, dati kasi, ang network marketing ko, pasok na sa business. Familiar ba kayo doon? Yes. Kasi naturo yan sa NDO, tama? Kung na-attend naman yung NDO, palakpak kayo isa. Parang dalawa, okay? Guys, dati po, ang network marketing, located siya or classified siya sa S quadrant or self-employed. Kasi bakit? Before po, ang... Lipat ako ng lipat. Mainit eh. Ang network marketing nasa self-employed kasi dati wala pang concept ng leveraging. Okay? Ang network marketing before, pag wala kang benta, wala kang kita. That's why, self-employed ka. Pero nung dumating yung time, dito po guys, sa Ideal, darating yung time. Kahit nagbabakasyon ka, kikita ka. Kahit nasa ibang lugar ka, may nag-represent para sa'yo. Okay? Guys, okay na ba sample ko sarili ko? Yes. Okay, isa pa nga, yes. Yes! Yan, okay? Guys, ako po kahit nag-represent ako ngayon, ay kahit nagre-training ako ngayon, may nag-represent para sa akin. May kagrupo ako. Last month, nasa Isabela ako, may mga nag-invite, nag-represent dito. Ibig sabihin pala, kahit nasa Isabela ako, kahit wala akong ginagawa doon, ikita ko. Tama? Put that vision sa sarili mo. Lagay mo lang sa sarili mo. Ibig sabihin pala, ikaw, pag nag-join ka sa Ideal, ay hindi, nag-join ka na pala. Nag-join ka sa Ideal, tumawid ka na from poor quadrant to rich quadrant. Gets mo? Yes. Kasi yung iba hindi makatawid. Bakit? Mali mindset. Wrong mindset. Ay, nabara ko. Wrong programming. Tama? Sige, sabi mo, nakatawid na ako. Nakatawid na ako! Okay. Guys, kaya pag may mga nagne-negative sa'yo na prospect mo, sabihin mo, tingnan naman makatawid. Sasabihin niya, saan tatawid? Sabihin mo sa ENSA. Okay? So, tanong, guys, alam ba ng mga prospect mo yan? Alam ba ng mga nagne-negative sa'yo yan? Hindi. Hindi, tama? Yes. They don't know what they are saying pag sinabi nila, pyramiding ang network marketing. Yun na alam sinasabi nila kapag sinabi nilang scam yung sinalian mo. Kaya patawarin mo na lang sila kapag nine-negative ka nila. Patawarin mo sila sapagkat di nila alam kanilang ginagawa. Familiar yun eh, no? Okay? So guys, number 4, create a dream board. Sino dito may dream board? Okay? Ang dream board po, sino familiar sa dream board? Siyempre, yung mga may dream board, tama? Guys, alam niyo yung dream? Yes. Alam niyo yung board? Yes. Dream board, din, okay? Guys, ang dream board po is a vision board na mga pangarap mo. Okay? Oh, wait lang. Baka yung iba na weirdohan. Okay? Pero guys, dream board po is what drives you or what motivates you na lalong magpatuloy sa pangarap mo. Okay? Ipatuloy ito, aminit. Okay? Guys, kailangan may dream board ka. At ilalagay mo po yung dream board mo. Guys, assignment nyo ito sa akin ha. Ilalagay mo yung dream board mo kung saan madalas mo makita sa bahay nyo. Kung gusto mo, pagising mo, kita mo na, lagay mo sa gising. Okay? Or sa pinto nyo, bago ka lumabas. Okay? Lagay mo yan. Pero syempre, ikaw bahala na yung lalagay mo. Okay? Kasi pangarap mong pinag-uusapan dito. Kung gusto mo ng masayang pamilya, gusto mo ng pera, lagay mo. Gusto mo mahilig ka sa travel, dream car, dream house. Pero, meron akong malupit na advice sa inyo pag gagawa ng dream board. Ano yung sa akin? Ano yun? Ano? Isa pa? Ano? Kasan mo? Ano? Huwag ka magalit. Okay? Guys, dapat yung dream board mo, specific. Paano specific? Kung gusto mo ng aso, lagay mo aso.
Promise. Okay? Kung gusto mo ng mga sasakyan, lagay mo kung anong sasakyan. Gusto mo ng private plane, lagay mo. Pangarap mo yan eh. Tama? Guys, kung gusto mo bumili ng Eiffel Tower, medyo lang. Mag-travel lang guys, mag-travel lang. Okay? Ikaw bahala. Okay? Pero guys, pag gagawa ka ng dream board, gagawa ka dapat ng merong short-term goal. Okay? Long-term goal. Okay? Malinaw ba tayo doon? Yes. Okay? So, create your dream board. So, yung mga apply nyo, next time manapan kayo ng dream board yan. Okay? Number 5, give time. Sabihin mo nga, give time. Give time. Okay? So, I would like to congratulate everyone kasi you're giving time. Kasi imbis na nanonood ka ng kung ano mang dapat mong panoodin ngayon. Okay? Pinapanood mo yung kid sa harapan. Yes. Diba? Grabe. Okay? When you give time, kasama dyan yung mga effort mo. Kasama dyan yung building foundation. Okay? Giving time is something na committed kang ibigay. That's why yung iba nga eh, pag maghanap ng relationship, normally mga babae, ay sorry. Pero ganito talaga, gusto nila yung time binibigay sa kanila. Tama ba? Yes! Kasi bakit? Time is important. Kung anong i-invest mo, yun yung babalik sa'yo. Mag-invest ka ng pera, ano babalik sa'yo? Pera! Mag-invest ka ng time, ano babalik sa'yo? Time! Kaya ang goal natin dito, time and financial freedom. Yes! Okay? Ngayon, yung iba po kasi, baka pag 1 year ka, nasusuko ka na. Iba-iba po tayo ng kwento, guys. Kung naalala nyo, I started doing business when I was 16 years old. Okay? Pero hindi ako agad kumita nun. Eh, tapatin ko kayo, ganitong negosyo rin yun. Guys, 16, 17, 18, 20. 20 years. 20 years. Ay, hindi, 4 years pala. 4 years before ako makapag-training sa ganito. 4 years before ako kumita ng 92,000 dalawang buwan. Hindi ko na-experience yun before. Wait lang, ulitin ko. 92,000 dalawang buwan. Ayan. So, guys, kapag 1 year wala pa rin nangyayari sa'yo, tuloy ka lang. Sabihin mo sa tabi mo, tuloy lang. Tuloy lang. Ay, wala pa pala na 1 year dito, no? Pero guys, pag 2 years wala pa rin, tuloy lang. Sabihin mo sa katabi mo ulit. Wala. Okay? Pero guys, pag 3 years, wala pa rin, yan na. Yan ka na lalong tumuloy kasi nakakaya na, bro. Okay? Grabe nakakaya. Pero technically, ganun talaga. Okay? Hindi ka pwedeng sumuko kasi bakit? Guys, pangarap may nag-uusapan eh. And in fact, okay? In fact, 3 years, 4 years, 5 years bago kayo umaman, mabilis pa rin yun. Kasi mag-work ka mga 4 years, hindi ka naman yayaman eh. Again, sabihin mo, tama. Tama. Okay? So, give time. Okay? Number 6, surround yourself with positive people. Isa yan sa mga paraan, paano mo mako-correct yung mindset mo bukod sa pag-attend ng training. Okay? Surround yourself with positive people. Guys, gusto ko i-take nyo yung opportunity na to. Nakukunti pa lang yung members, yung mga directors, nakakamayan nyo pa. Ay, di. Hanggang dulo naman yan. Okay? What I mean is, pag dumami na talaga, guys, lalo na yung mga upline nyo. Kasama nyo sila ngayon. Guys, dikit-dikit kayo sa kanila. Kasi pag yan, nag-build ng ibang team, mahirapan ka na rin. Okay? Pero, hindi ko rin nila lahat. Hindi ko sinasabing iiwan ka nila, pero what I'm saying is, take the advantage ngayon na sila, di ba mas maganda naman, ngayon, ginawa mo ng ka-close yung top 20, yung board of directors, or yung mga uplines mo, naging close ka sa kanila. Tapos pagdating ng momentum stage natin, 3 years from now, guys, edi proud ka kasi yung mga mapapasali mo, ay, close kami ng mga top earners. Tama? Eh what if nakipag-close ka lang or nakipag-surround ka lang with their circle, pag sabog na talaga yung ideal,
hindi sayang. Tayong oras. Okay? Again, surround yourself with positive people kasi sa labas, maraming negative. Tama? Sa labas, normally, ida-doubt ka. Hindi naman nila lahat. Surround yourself with positive people kasi ito yung mga tao makakatulong sa'yo. Abutin yung pangarap mo. Familiar ba kayo sa charcoal principle? Yes. Okay. So yung hindi familiar dito, alam nyo ba yung charcoal? Yes. Alam nyo yung principle? Yes. Charcoal principle. Okay. Kidding aside guys, charcoal principle is ganito siya. Pag ikaw mag-iihaw, okay? Di ba charcoal ang gamit? Yes. Kahit hindi pala lahat, meron palang electronic na right now. Pero traditionally, charcoal, di ba? Uling. Pag yung isang uling na nagbabaga, grupo ng uling yon. Okay? Pag yung isang uling, ihiwalay mo, yung baga niya ba mamamatay? Yes. 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 Eh, what if ibalik mo? Babalik ba yung baga niya? Yes. What if ihiwalay mo ulit? Mawala ulit? Yes. Yes. Ibalik mo ulit? Meron ulit. Tama? Yes. Guys, charcoal principle is parang ganito. Sa office po, ito yung mga nagbabagang uling. And tayo, yung mga isa, mga individual tayong uling. Sabihin mo nga sa katabi mo, uling ka pala eh. Uling ka pala eh. Okay. Guys, joke lang. Okay. Ibig sabihin, ikaw, huwag mo hayaan yung sarili mo. Nasa loob ng isang linggo, wala ka dito. Huwag mo hayaan yung sarili mo na sa loob ng isang linggo, wala ka dito. Inulit ka lang eh. Okay? Pero technically, ganun talaga. Kasi bakit? Pag ikaw lumayo sa grupo ng nagbabaga ng mga payaman, guys, mawala yung baga mo. Tama? Yes. So guys, surround yourself with the positive people. Okay? Number 7, complete your marketing materials. Ano ba yung mga marketing materials? Kailangan may laptop ka. Paano yun? Nagsisimula pa lang ako. Tama? Hindi naman kailangan may laptop ka agad. Okay? Kasi hindi ka naman agad mag-pre-present eh. Okay? Siyempre, pwede kang gumamit ng iningan advice sa mga supplies mo, mentors mo, okay? Pwede ka pong gumamit ng familiar sa Clearbook. Yes. Yes. Okay, print mo yung PowerPoint, susok mo doon. Pero siyempre, ayusin mo. Pangit. Gulo-gulo naman yan, okay? So, kailangan mo lang may presentation material na. Not necessarily laptop. Kasi darating yan eh. Okay? Next, kailangan, dala mo yung ideal package. Or wag kang mahiyang, wag mo tinatago yung ideal package. Pag bitbit mo yan, okay? Pag may pupuntahan ka, mamamalay ka, hindi, joke lang, mamabasa, okay? Guys, kailangan proud ka. Dati po, nung nag-aaral pa lang ako, pag may PE ako, yun yung ginagamit. Tapos tatanungin nila, bro, ano yan? Hindi ko dato. Okay? Hindi nga, astig eh, parang nag-shopping. Hindi, wala ito. Hindi, ano nga? Mamaya, usap tayo. Okay? So at least, di ba, it creates curiosity. Tama ba? Tama. Yes. So huwag kang mahiya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya! Okay? So next, dapat meron kang mga testimonial. Paano pag wala pa akong testimonial? Testimonial ng mga mentor mo. Okay? Testimonial ng ibang tao. Sa idea lang. Kasi baka sa iba. Okay? Pero guys, I would like you to know na dapat every time checky ka, kikita ka, kailangan picturean mo or paskan mo. Okay? Kasi testimonial yan eh. Kahit gano'ng kaliit po. Kasi bakit? Baka isipin mo, ay maliit pa lang, hindi ko muna ipopost. Tama? Guys, ipost mo. Bakit? Kasi may mga tao nag-aabang eh. Pag nag-post ka agad, yung first post mo, malaki na. Sabihin, biglang labi. Bilis kumita, tama? Eh, what if? 2,000 muna, tapos papalaki. Kasi doon ako nag-start eh. 2,000. May check ako. Kahit nga wala akong check, hiram ako ng check, picture ako dyan sa logo. Tama? Para lang pakita mo, na weekly, ganito sa idea. Alright? Tapos, check ka na, lagi na close-up. Lagi na, naka-focus. Dati hindi naka-focus. Tama? Kasi lumalaki na eh. Mas maganda, nasusubaybayan nila yung totoong growth ng business mo. Okay? Next,
application forms. Dapat, since meron ka namang business kit, may mga extra forms doon, I suggest, dali mo na rin. Kasi huwag mong iwan yung application form doon sa iniwan mong paper bag sa bahay nyo. Meron ba dito mga nag-iwan ng paper bag sa bahay? Yes. Meron daw, okay. Proud pa siya, okay? Guys, dali mo yung application form mo. Okay? Kasi baka mamaya may mag-instant sign up. Okay? Pagpasulat mo pa sa board. Okay? Kailangan meron application form. Next, kailangan may power pen ka. Okay? Kasi guys, very important ang pen para sa negosyo. Lalo na sa mga businessman. Kasi pen, pen ang pinang si signature. Tama ba? Normally, yung mga businessman, nag-invest yan sa mga pen nila. Para ipakita na okay talaga yung negosyo nila. Okay? Kasi guys, imagine, nag-represent ka, usap ka ng tao ang gamit mong ball pen banda. Tama? Ito pong malupit. Wala ka pang magandang papel. Ang gamit mo, tissue. Ang gamit mo, resibo. Sabihin mo, kikita ka million. Pero gamit mo, tissue. Ito malupit, nagsusulat ka. Nagsusulat ka, gamit mo panda, nagtaipa. Million-million ba yan? Ay, lumakas no? Hello? Ayan, okay? Pati nyo sinasabi, pwede pa palang lumakas, okay? Guys, kailangan mag-invest ka rin sa power pen. Okay? Simple lang ha, hindi nyo naman kailangan bumili ng talagang mamahaling ball pen. Lalo na pag nagsisimula kayo. Pero meron kasing mga pen na maganda talaga, presentable. Okay? Nabibili dyan sa National Bookstore. Hanap na lang kayo. Okay? At the same time, part po ng marketing materials mo is how you present yourself sa mga tao. Okay? Kasi po, dati na experience namin yan. Pag may kakausapin kami, normally ang tinatakal namin is online marketing. So normally, hindi talaga namin alam background or hindi namin kilala. Minsan, mamimit mo. Professional pala, naka-t-shirt ka lang. Di ba ba ang trip yun? Guys, dapat invest on your attire din next time. Pero hindi agad-agad. Dapat lang presentable ka. Okay? Lalo na pag mga professionals, lalo na pag ano, medyo may edad na. Normally, kami po, ako, makulit po ako sa mga pag-grupo ko, lalo na kay edad ko. Okay? Pero syempre, kapag may ano, may professional, may matanda, tip, ano ako, relax. Talagang, kasi hindi ka pwedeng mag, ano, ragged style or something na hindi naman presentable para sa kanya. So, guys, pag may kakausapin ka, kailangan magdamit ka. Sabi mo nga sa katabi mo, magdamit ka. Magdamit ka. I mean, nang maayos, okay? Pero guys, kapag ikaw, walang kakausapin naman, okay lang, kahit wala kang damit. Okay. At the same time, guys, be curious or be observant sa hininga mo, tapatan na, okay? Kasi guys, baka mamaya, nagpre-present ka, sabihin mo, maganda ba? Sabihin niya, sige bro, text-text na lang. Lalo na pag one-on-one, tama? That's why I advise, ito, idol ko si Aris, yan. Meron pa siyang mouthwash sa bag niya. Ayan, okay? So, I suggest, pwede nyo rin gawin yun. Okay? Kasi normally, lalo na tayo, lalo na yung mga humahataw. Okay? Normally, pag gising, wala pang kain. Tapos, makipag-usap ka, lalasahan mo, mapait pa. Tama? Guys, be conscious. Right? Part yun eh. Part yun ng marketing materials mo eh. You represent ideal. So, anong itsura mo, ay hindi. Kung how you represent yourself is ideal. Okay? Malinaw ba tayo doon? Yes. Tapos bring this everyday. Okay? Number 8, learn the art of IPP. Okay? Siyempre, you have to learn the art of IPP kasi this is your business eh. Kailangan matuto kang mag-present. Kailangan matutunan mo paano i-present ng maayos yung business mo kahit pasikot-sikotin ka ng mga nakausap mo. Normally, may mga pilosopo eh, tama? Yes. So, pag may nakausap ka, dapat alam mo.
Dirty Art of IPP, syempre magsisimula ka one-on-one. Ay, di, nga pala, di po ako nagsimula one-on-one ha. Nagsimula po ako one lang. Kasi kausap ko lang sa lamin eh. Maganda ba? Sabi ko nakikita ko sarili ko. Okay? Tapos may kakilala pa ako, ang kausap naman niya, ka-one-on-one niya aso. Tanong, maganda ba? Yung aso, maganda. Okay? So ikaw bahala, just para lang ma-deliver mo ng maayos. Tapos next time, one-on-one na. Okay? Next time, two-on-one na. Next time, three-in-one na. Coffee lang, no? Okay? Tapos, crowd na. Malinaw ba yun? Pero paano mangyayari yun? Simple lang, attend ka lagi ng presentation. Panig ka lagi ng presentation. Saka yung iba nagre-record eh, tama? Yung iba nagsusulat. Basta yung may mga sinusulat mo kasi baka mamaya sulat ka ng sulat. Yung tago mo lang naman. Okay? Pag nag-notes ka guys, dali mo rin yan lagi. Kasi pag nag-notes ka, dapat nire-review mo. Kasi pag hindi, ba't ka pa nag-notes? Kunwari nag-aaral. Parang familiar yun ha, nung nag-aaral ka. Kunwari nag-aaral. Tama? Guys, learn the art of IPP. Attendan mo yan, paulit-ulit. 5 times kasi magsisimula na yung ano eh. Makuha mo eh. Alright? So, ulit-ulitin mo. Kasi ako po, personally, from the time na talagang nag-business na ako, from 16 years old, is talagang more than 50 times na attendan ko na po yung presentations, trainings, okay? That's why I have some skills na kaya ko rin iba to. And guys, di naman po lahat to, ano eh, sa akin lang galing eh. Ay, lahat ng sinasabi ko, di naman lahat to sa akin lang galing. Kasi bakit? May mga inattendan kasi ko na paulit-ulit. Oh, last example ko, parang ganito. Pag ikaw ba, bumagsak sa isang subject mo, inulit mo. Tapos bumagsak ka ulit, inulit mo. Tataas ba yung chance na bumasa ka? Yes. Kasi bakit? Inulit-ulit mo na eh. Grabe ka na pag di mo panapasa yun, tama? Yes. Ayun siya. So last, next, be, pen yourself. Okay? Kalaw ba din? Bakit be yourself? Yun nga, be yourself. Okay? Paano be yourself? Kailangan, maging ikaw lang, ikaw. Tinagalog ko lang. Okay? Simple lang. Kailangan maging tao ka lang sa mga kausap mo. Kasi tao ka naman, di ba? Sino ba tao dito? Sino ba tao ba? Okay? Guys, maging tao ka lang. Bakit? Kasi baka mamaya, ang gusto mo, pera. Yung iba kasi, ang problema, they love money. Okay? More than people. Dapat, you love people more than money. Kasi our business is people business. Okay, sabihin mo nga, people business pala to. People business pala to. Okay, habang pinasabi ko, no? Okay? Guys, be yourself in what way? Simple lang. Diba? Sabi ko, attend ka ng mga presentations, attend ka ng mga trainings. Kasi meron sinabi sa trainings natin ng course 1, NTO, it's a copy business. Tama ba? Yes. Pero guys, pag kukopya ka, sabi nga ng mga mahiling magpakopya na padiskarteng ayaw mahuli. Sige, kukopya ka, pero ibalik mo. Tama? Narinig nyo na ba yun? Yes. Ay, hindi ako lang ba? Okay. Guys, hindi po perfect na pakukopya nyo yung isang taong gusto nyo kopya. Kasi sometimes, merong isang may tiny personality na hindi pasok sa'yo. Sometimes, merong iba background niya, kinukopya mo, ano, empleyado, pero estudyante ka. Tama? So, hindi lahat pasok. So, just be yourself. Kasi, kaya kita pinapa-attend sa maraming presentations and trainings. Attendan mo iba-ibang speaker, iba-ibang trainers. Kasi, may makukuha ka, pwede mong ipasok sa sarili mo. Ngayon, pag tumagal yan, along the way, guys, magkakaroon ka ng sarili mong style, sarili mong training, presentation. That's why you have to be your self. Okay, so I want to end this training, okay? Sa kwento, bagong kwento po to. Okay? Nakuinento lang rin sa akin.
So, kikwento ko sa inyo para magkamento-kwentuhan tayo. Okay. So, this story is about a caterpillar. Ay, hindi pala. Cocoon. Naging caterpillar. Eh, caterpillar siya kanina. Naging cocoon. Okay. Di ba normally ang cocoon, black yan or brown? Yes. Tama? Sabihin mo ulit. Tama? Tama! Last ko na yun. Okay. Now, merong isang bata, nakakita siya ng cocoon. Familiar ba sa cocoon? Yes! Ito yung naging butterfly, tama ba? Yes! Ngayon, yung bata, excited siya maging butterfly, yung cocoon. Okay? Ngayon, sa sobrang excited niya, di niya na nahintay. Di niya na nahintay, guys. Alam mo ginawa? Umuwi. Pumunta sa bahay. Kumuha ang gunting, ginupit. Ginupit, no? Bad trip. Para daw mabilis makalabas. Pagkagupit niya, oo nga naman, mabilis lumabas. Pero di nakalipad. Bakit? Tanong sa akin, bakit? Bakit? Isa pa. Bakit? Kasi nature has its way. Na ang kukun pala, kaya masikip or maliit yung labasan niya. Para may chemicals kasi diyan eh. Para yung chemicals mapipi at pumunta sa wings niya. Okay? Para makalipad siya. Kasi pag hindi nangyari 'yon, hindi siya makakalipad. Okay? Ngayon, simple lang. Bakit ko kinento 'yon? Wala lang. Kinento lang rin kasi sa akin. Eh. Okay. Joke lang. Kasi, guys, sometimes, yung when you make it easy, sometimes, it's dangerous pala. Okay? It's dangerous. Bakit? Sabi kasi, kaya daw nagiging mahirap ang isang bagay kasi may value. Sabihin mo nga, value. Value. Kasi bakit? Mahirap ang isang bagay kasi may value. Mahirap bang magpalaki ng anak? Yes. Kasi may? Value. Mahirap bang mag-aral? Yes. Kasi may? Value. Simple lang. Mahirap niya maman kasi may? Value. Pero guys, tapatin ko kayo sa lahat ng mahirap, ito na pinakamadali. Okay? Yes. Ayun siya. So guys, okay lang na mahirapan ka. Kasi nga, iyaman ka nga dito eh. Tama? Last ko na ito talaga. Sabihin mo, tama. Tama! Okay? So, tanong, before I end, alam nyo ba sa sampung yan, ano pinaka-importante? Ano? Sige, tanong mo sa akin, ano? Ano? Isa pa? Ano? Sa sampung yan, ang pinaka-importante, yung sampung yan, medyo ko lang. Okay? Guys, thank you very much po, Senator Salazar. To God be the glory.